So guys, bibigyan lang natin sila ng initial na patuwa. No? Mamaya na natin yan ipupul kasi nagkahapon ko yung pakakawalan sila. Hindi ko ikukulong yan. Mamaya na ipul para lang hindi sila dumapo sa ibang akwan. 2, 4, 6, 8, 10. Kulang. Ay, 2, 4, 6, 8, 10. Kulang nga na yung isa, guys. Yung ating ibo. Kulang yung kalapati natin. Ewan ko na naman. Okay, guys, magandang araw muli sa inyo, mga kaibigan. So, ngayon may bagyo eh. At kung tayo, magpapakain tayo ng kalapati. So, sasagutin lang natin to. At nagpalipad na rin tayo ng ating mga flyer. So, sasagutin ko lang tong katanungan ni Milicio, no? So, tayo, tatanungin rin ko rin kayo, no? Sa patungkol dito para at least magkaroon tayo ng konting pag-uusap o konting palitan ng kuro-kuro. So, i-comment nyo lang yung mga kuro-kuro nyo, guys. Pero bago ako magsimula, guys, magpapakain muna ako ng aking mga alagang kalapati. At syempre, pagkatapos ko pakain, saka tayo magkwentuhan, guys, no? So, inaanyahan ko kayo na mag-like and share, subscribe sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, guys, mabuti nga, pindutin mo na yung notification bell para updated ka, no? At guys, tulungan niyo ako na umabot tayo ng 1,000 subscriber ba yun? Na kuha ni YouTube, no? Maraming salamat at sa mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. So, pag-uusapan natin yung patungkol dun sa edad ng kalapati, kung pasok pa ba sa young bird, no? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, yan ang topic natin ngayon. So, paano ba kayo mag-categorize ng inyong mga young bird, o binabase nyo lang ba ito sa ring o sa edad talaga ng tamang edad ng ating mga kalapati? So ito kasi ang tanong ni Milicio Lopez, ano? Anong edad ng ibon pasok ang young bird? Sa ring lang ba ang basehan para matawag na young bird? So sasagutin natin yan, guys, bagong lahat magpapakain muna ako. So again, nagpakawala tayo ng ating mga alagang kalapati. Of course, ang pinakawalan lang natin yung mga panglaban natin, no? So sabi nila, sisimula na naman daw yung karera at maglo-load na papa norte, hindi na naman papa south. So ano ba talaga ang totoo, guys, no? So parang kinukan lang nila yung mga player. So ang sa akin lang dito, guys, walang problema kung anong oras magsisimula ang karera kasi nakaredy naman yung mga panglaban natin. So ang gusto ko lang malaman, guys, kung matatapos ba yung karera. Kasi kung hindi matatapos yung karera, ang magbe-benefits club na naman. So talo na naman tayo, mga player. So hindi ko kinukan, ano, wala akong panano. Sa akin, sarili ko ng opinion to, kayo magagalit sa akin, no? Kasi nga, sayang yung gastos natin, lalong-lalo na mga kaibigan, no? Na siyempre, hindi basta-basta to. Mahirap kung marera ng kalapati, talagang panahon at oras yung kwarta ang ginagamit dito. Hindi naman po pwede nakakarera ka na wala ka, no? Wala kang tinatabing pera para ipanggastos. So yung iba, nagbebenta na ng summer ring. So tuloy-tuloy yung pagbebenta nila, sukat. So hindi natin alam, wala pa rin kasiguruhan. Pero may nagsasabi, tuloy na daw yung karera. At hindi naman daw papasout, papa norte. So hindi pa ako nakakuha ng eksakto, no, na eksaktong detalye. Pero ito lang yung kwang ko, no, na ririnig ko sa karamihan ng mga panser, lalong-lalo na sa mga kaibigan ko. So na-update sila. Pero yun nga, no, okay lang yan, magsimula ang karera, basta siguraduhin nilang matatapos, guys. Kasi mayroong mga club na hindi natatapos ang karera nila. So ang nangyayari, sasabi, resume sa kapwan ng karera, no? So hindi na bibigay yung papremyo. So natatalo talaga yung tayong mga player. So bago kayo kumarera ngayon, isipin nyo mabuti, no? Kung magbe-benefits ba kayo o hindi. Kasi sayang yung pinaghirapan nyo, kung makakatapos ba o hindi, no? So wala kasing kasiguruhan ngayon yung karera, kasi nga
Kagaya ngayon, ano, meron na naman lumilitaw na yung sakit ng baboy, no? Nakalusot na naman dito sa atin. So, durinropan na, no? Patong-patong na yung problema. So, marami pang nanggagaya ng pirma ni BBM, no? So, kayo, kung ano ba sa tingin nyo, guys? Ano ba sa tingin nyo, mga kaibigan? Ano bang masasabi ninyo, no? sa patungkol sa nangyayari sa ating pigeon industry? Pero sa akin, tuloy-tuloy lang kasi hobby ko to, alaga. So, suportahan ko to hanggang kakayanin, guys. Pero, yeah, guys, magpapakain lang ako. So, bit-bit ko na si Jollibee. No, again, bit-bit ko si Jollibee. So, pagkain po to ng ating kalapate. Dito ko po nilalagay, guys. No, yan, mga 2.5 kilos. Yung pagkain ng ating kalapate. So, 5 minutes na agad, 6 minutes na. Saglitan lang, biruin mo. Konting salita lang, 6 minutes na. So, hindi pa natin napapaliwala yung kwan ni Melissa Lopez. Kaya guys, kung mapapansin nyo, hindi na ako nagbibidyo-video ng mga kalapati. Kasi nga, ang laki ng kinukonsume na oras, no? Wala naman tayo napapala dyan dahil parehas tayong merong mga kalapati, no? So, more in talking tayo, guys. Huwag kayo manawa at makakakuha kayo dito kahit dagdag kaalaman patungkol sa inyong mga kalapati. So, see you mamaya, guys, no? Tapusin ko lang. So, guys, gumagawa kami ng patukan, genuay lang, no? Kasama ko si Budakma. Yes, Budakma. Oh. So, binigyan kami ng kwan. Ito, metal paring, guys. Ito yung gagawin kong patukaan, no? So, tipid-tipid na. Kesa bumili pa tayo na ang mamahal. Ito, at least ito, makakatuka na rin yung kalapati rito natin ng komportable. Ayan. So, price grabe. Ang tiyas. Ang tiyas na tao. Kokolander. Alis ayaw tumalab yung mga lagari namin. Hindi ko alam kung yung lagari namin na mapurol o yung kahoy talaga ang mabigas. No? Mabigas. So, maraming salamat pala sa Bio Research Bio Pigeon, Sir Allen Lee, no? Sa mga ninong sa tsaka foreign supplier. So, ayan, no? T-shirt, pati tarpaulin, no? Bio Research Bio Pigeon yan, guys. Mahirap po, guys. So, maraming salamat. No, mahirap? Matigas ba? Po. Boy Dakma? Matigas daw, eh. Ayan, no? Bakbak din si Boy Dakma, oh. Yan yung sidekick natin, guys, eh. So, ayan na, guys. Yung natin, DNY na patukaan, no? So, ayan, no? Ganda ba? Uy, so, tayo lang yung ginawa nating pang-awa, no? Tsaka... Uy! Kabalik-balik sa agdan yung anak niya dyan, oh! Tayo po ay nakagawa na nung kwan natin, no? Ng DNY na patukan, guys. So, hindi naman ako maarte, guys. Basta as long na ang kailangan lang naman natin sa pag-aalaga ng kalapate o kahit anong mga hayop, no? Na malinis tayo at talagang kwan tayo, no? Dedicated at talagang gusto natin yung ginagawa natin, no? So wala po yan sa kwan, ano, sa klase ng patukaan. Ang importante, no, guys, na alagaan mo silang mabuti. So, pero pag may pera ka, magdalawang isip na magpagawa ng magandang patukan, magandang kulungan. Kasi kwan yan, eh, dagdag points pang pagwapo, guys, no? So kung ikaw ay magbebenta o magko-commercial ng ibon, so maganda yan, no? Kasi minsan yan ang tinitignan ng mga panser pag magandang kulungan mo, malaki. Tapos pag napasok nila, maganda yung mga patukaan mo, maganda yung mga box points mo. So pasok ka, no? 80%, no? Sa lagang malakas makahatak ng buyer yan, guys. Lalong-lalo na pag nagpapanalo ka. Pero hindi yan ang topic natin, guys. Saan tayo, no? Ang topic natin, yung katanungan mo, paano kinakategorize yung kalapate as a young bird. Doon ba nakikita sa singsing o sa edad, no? So, pagkakarera ka, makikita mo talaga doon sa singsing, no? So, kaya nga, merong north band yan, south band,
Yung ring niya, no, yung band niya, kung ano yan. So, parehas yan, 2013, may summer pa yan. O ngayon, 2022 ngayon, no, North Race, South Race, at saka Summer Race, no. 2022 parehas yan. Pero pag natapos yung kwan niya, no, yung karera niya, kunyari, ang band mo ng kalapati mo, ayan, North Band, North Race, pag natapos na po yun, yung karera na yun, automatic, kinabukasan, old bird category na yung ibon. Pero pagka ibabase sa edad, ang sukatan yan by year, no? 1 month to 12 months, equivalent to 1 year is a young bird, no? So, lahat ng lalagpas dyan, 12 to 24 months, tatawagin niya na bull hen o bull cock. Tapos pagka 24 months, cock, no? So, old bird na. Pero kasi nakakaugali yan pagdating sa kalapate. So, pagkatapos nga ng karera, pagkatapos ng taon, ikukonsidera na kaagad yan na as ang young bird. Kunyari, 2022, pagdating na ang 2023, konsidera na yan as old bird. Kahit ano pang kahit 1 year pa lang yan, ikukonsidera yan, no, na old bird, no, hindi kagaya sa manok. Sa manok kasi kinukonsidera yan, kinakategorize yan sa tatlong hati, no, stag, bull stag, at saka cock, no. So pag stag, 1 month to 12 months equivalent to 1 year, 12 months to 24 months equivalent to 2 years, tapos 24 months and up, bahala ka na kung anong edad, equivalent to, consider mong cock. So sa kalapati naman iba, no? Sa kalapati iba, no? Pagkatapos pa lang ng karera, kuong o ng taon, no? Kasi yung iba, taon kasi yung tinitignan sa kalapati, no? Pero ang tamang pagkuhan niyan, ang tamang pagtingin niyan, pagkatapos ng karera, kunyari, ang singsing mo is south band o north band, pagkatapos nun, ikukonsidera mo na agad na old bird yun, no? Pero yung edad ng kalapate, bata pa. Pero pag ilalaban mo pa siya ng karera, ikukonsidera na yun as a old bird. So, ang kagandahan lang, no, Melicio Lopez, pagdating sa kalapate, no, lalong-lalo na paglalaro ka, pwede ko ipapayo sa iyo, pati yung mga kaibigan natin dyan, maglaro kayo ng young bird, no. So, pilitin ninyo, mas maganda na nga kasi ngayon dahil nakakapag-ipon kayo, hindi kagaya dati na kwan ka agad, no. Bibilihin nyo ng mahal yung singsing na iyong mga kalapate, pagkatapos bigla mag-overfly, sayang ang pera. Unlike na ngayon, mabibili mo lang na mga 500 isang set, no? So kung mawala man yan, mag-overfly man yan, kwan, no? Hindi masyado masakit. Kaya mas maganda ngayon, mas damihan nyo yung pagkuha ng ring para kung may mag-overfly man, siguradong may matitira sa inyo na panglaban ninyo. So ang kagandahan pa, pag young bird ang yung ibon, so pwede mo pong salian lahat, pwede ka pong tumagos ng old bird. Kasi pagka old bird ang ibon mo, guys, hindi ka po pwedeng tumagos ng young bird. So pwede ka sumari na off color, mga double crown na yan, kung ano yung mga open race. Pero mas maganda kasi sa young bird kasi naka-specify, no? Kumbaga, makikita mo talaga yung premyo na papanalunan mo. So unlike sa old bird, kinukuhan pa yan, ano? Pinag-iisipan pa yan o pinagdidebatehan pa yan kung magkano yung ipapapremyo nila conforme doon sa entry, no? So kaya mas maganda kung may pagkakataon kayo, young bird lang ang laruan ninyo, no? So bahala kayo kung lalaro kayo ng old bird kasi kahit yung iba lumalaro pa rin ng old bird. Ako kasi hindi talaga ako, guys, lumalaro ng old bird, no? Manana lang pagka may tetestingin ako na linyada ng ibon, hindi ko po sinusuotan ng young bird yan, no? Sinusuotan ko na ng common ring yan, pero hindi ko po nililipad ng matanda yan. Kundi, inililipad ko pa rin yan, yung edad niya as a young bird, no? So, parehas din yan sa manok, no? Sa manok,
kinakategorize nga rin yan base doon sa wing band. Sa wing band naman bumabase. Ang problema lang sa, ang magkaiba lang sa kanila, so yung sa manok ini-screen, sisiu pa lang i-screenin yan bago bandedan o bago lagyan ng kwa. Kasi lumalaban ako guys dati na bakbakan, digmaan, yan yung mga kwa na yan, mga big event na yan. Talagang nasubukan ko yan at talagang nagkaroon din kami ng manukan ng mga kaibigan ko, no? So, yung mga kaibigan ko, sila yung kumuha, no? Bumubuo ng salpukan 360, no? So, pero ngayon nga, hindi na ako makaalis, wala nang work, so tinigilan ko talaga, no? So, kaya nag-switch ako na sa Kalapate. So, pag nakalusot ka naman doon sa Kakarel, no? Meron. So, may bumili kasi guys. Marami talaga yung storbo rito. So, nakakalimutan ko sasabihin ko. So, balik tayo doon sa Kakarel, no? Pag nakaligtas ka sa Kakarel, no? Hindi kasi naiwasan yung dayaan. Parang sa Kalapati yan. May dayaan din, may lamangan. So, bago magsimula yung derby, bago ka lagyan ng clip, no? I-screening uli yung manok mo kung talagang pasok ba doon sa hinihinging edad, no? So sa stag 8 months kailangan 8 months to 12 months yung manok mo. Pag pumasok doon, lalagyan niya ng clip guys. So hindi ka talaga makakadaya. So manala lang, no? Kung malakas ka doon sa nagkukan o may kapit ka, siguro maaari ka makalusot. Pero bihira kasi nga maraming committee, no? Unlike sa Kalapati kasi tayo mismo, no, bibili tayo ng singsing. Tapos ang gagawin natin after 5 days bago tayo mag-inakay, isusuksok natin yung singsing para hindi tayo mahirapan. Pero kasi yung iba, ang ginagawa, pagka maliit yung paan ng Kalapate, so kahit napakatanda na 3 years na yung Kalapate, doon nila nalagay yung singsing, no? So hindi ko, at ito opinion ko lang to, ano? Opinion ko lang 'yan, no? At marami na ako nakitang ganyan. So karamitan nga eh, may nangyari nga na dayan sa Nueva Ecija. So yung ibon talaga, no? Yung ibon talaga eh nanalo talaga, talagang nilipad niya. Ang problema, gusto niya pang manalo dun sa isang kwan o gusto niya pang mailaro dun sa special race yung ibon. Ang ginawa niya, isinuksok niya yung kwan, isinuksok niya yung singsing na galing doon sa isang Kalapate niya siguro, no? Hindi ko alam kung ano nangyari. So nakita ng ibang player 'yan, no, na bakit ganoon, wala dating singsing na ganyan yan, nagkaroon ng singsing. So alam ko nangyari doon, na disqualified yung tao yata na 'yan, at syempre nga may kwan na doon eh, pandadaya. Pero sa Kalapate talaga marami talagang pandaraya diyan, no? So pero sa pagpalit-palit ng singsing, so wala pong kasiguruhan 'yan, no? Ang pandaraya diyan kasi parehas may pakpak 'yan eh, no? Sabi ko nga sa inyo, kahit na mag-self-toss ka na mag-self-toss, tapos ang para makalamang ka, no? Para manalo ka ng pulit, hindi po totoo 'yon. Magkaiba po ang pagbibitaw ng self-training at saka kwan. Sa self-training, maaaring maganda uwi ng ibon mo, pero pagdating sa club training, maaaring mawala ng ibon mo, no? So, kaya nga, pinag-uusapan namin yan, yung iba ng dadaya. Sabi namin, wala problema yan, no? Mandaya ka na, kasi singsing naman yan, lilipad naman yan. Manana lang, kung ang pandaraya ay kumbaga, may involved mismo yung club owner at saka yung coordinator kasi nga sa laki ng binibigay nilang papremyo. Ngayon, minsan kasi, syempre, hindi na, ito, opinion ko lang to kay magagalit sa akin. Kwento-kwento lang to guys. No? Minsan kasi, hindi nawawala yung isip na parang nanghihinayang sila ibigay yung papremyo o kumbaga, kaya nga marami, no? Marami mga balita-balita o mga naririnig ako eh, yung mga kaibigan daw yung mga nananalo, no? So, yun lang naman ang kwangko, yung naririnig ko, mga kaibigan lang din nananalo doon sa club, you know? Syempre nga guys, sa laki ng pa-premium eh, no? So, syempre nagkakaroon ng usapan, bakit, no? Bakit nga ibibigay pa, no? Kumbaga, bakit tayo lalaban ng patas, no?
kumbaga sa atin na lang to, wag na natin ibigay. So ganun, may ganun kaisipan guys eh. So hindi mawawala yan. Kaya nga sa pigeon industry, maraming na kukuan, ano, maraming nasisilaw na mandaya. At kasi napakadali lang guys eh, kontakin mo lang yung coordinator, lalo na yung mga encoder, no? So maaaring makadaya na kayo, makapera na kayo. So kaya pumili kayo guys ng mga club na sasalihan ninyo. Hindi basehan kung malaking club siya o maliit, basta importante nakikita nyo na patas, lalong-lalo na yung may-ari, no? Kasi yung iba diyan kasi sabi ko nga sa inyo, sa laki ng pa-premium nasisilaw sila, no? At hindi na iwasan yan, no? So marami na yan, kaya yung iba nga sinisilaw nila yung yung mga player sa laki ng pa-premium, tapos pagdating na matatapos na yung karera o tapos na yung karera, minsan hindi pa naibibigay yung bayad ng o yung pa-premium ng player, ang sasabihin pa hintayin lang, no? Kasi maniningil pa, no? Yun, ganun yung nangyayari kadalasan kasi marami pang hindi nakabayad. Dapat na ang dapat guys, 'di ba, pagka nagpalaro ang isang club, dapat talagang may pondo yan, no? Anuman mangyari, dapat pagkatapos ng karera na confirm ang pagkapanalo, dapat ibigay yung premium. So yung iba, saludo tayo guys sa mga club na ganyan, pagka alam na panalo yung isang player, pinibigay na agad. So napakaganda yan, no? So at saka yung mga may concern na club sa mga player, karamitan kasi ngayon business na eh, no? So wala silang pakialam, no? At ano mangyari, basta importante kumita sila. So opinion ko lang to, bahala kayo guys, no? So inaanyayahan ko kayo guys, mag like and share, subscribe sa ating YouTube channel at pindutin nyo na po yung notification bell. So guys, nakikiusap ako guys, no? Sana tulungan nyo ako na maabot ko yung 1,000 subscriber, no? So kayo lang ang susi, lalong-lalo na yung mga ako natin dyan, support ang tunay. I-share nyo po yung ating video, no? So, kung meron po akong nasasabing parang below the belt guys, pagpasensyahan nyo na, opinion ko to guys, no? So, lahat tayo may malayang makapagsalita, makapag-opinion. So, ito kwentuhan lang, walang sama ng loob na. Kasi ito yung tunay na nangyayari guys, no? So, ganun lang, Melicio Lopez. Paglalaro ka, kinakategorize yan sa sing-sing, no? Pero kung hindi ka lalaro, kinakategorize yan sa edad. Ganun lang kasimple yan. So, ang may papayo ko lang sa'yo, as long na kaya mo naman lumaro, no? At kaya mong intindihin, no? Maintindi yung iyong mga ibon, maglaro ka ng maglaro ka ng young bird. Huwag ka na maglaro ng old bird. So, nasa sa'yo pa rin yan kung maglalaro ka ng old bird. Kasi nga, maganda rin, ano? Subukan mo rin para at least meron kasing time na yung may mga ibong kasi na late maturing at saka ibig sabihin nito yung mabilis siya mag-matured, past maturing, no? Kumbaga, may mga lahi kasi niyan, yung mga maagang nagmamatured, yung mga may lahi naman na mga matatagal mag-matured, kaya lumalabas pa lang yung tunay na potential nila pagdating pa lang ng old bird, no? Pagdating pa lang kung saan sila ay magulang na, no? So, yan po yung pag-usapan din natin yan, yung mga maturing na yan, no? So, maraming dapat pag-usapan pagdating sa kalapati, guys. Hindi matatapos to. Kasi nga, non-stop learning dito, guys, no? As long na tumatagal yung racing pigeon, nagpapatuloy, nakakatuklas, nakakagawa ng mga bagong design ng linyada ng kalapati, new jeans. So kaya may mga lumalabas, no? Kanya pala, no, yung sa leeg, no, yung sa leeg pala, natanong mo uli sa akin, Melicio Lopez, pagdating din sa leeg. So kailangan balanse yan, no? Huwag mo na masyadong intindihin, no? May bumili kasi guys eh, huwag mo na masyadong intindihin yung leeg niyan. Ang importante, wala nang stove. Wala rin? Wala nang. Mahirap hanapin ang stove. So, huwag mo na intindihin masyado yan, yung haba ng leeg, tsaka eksin ng leeg. Kasi nga,
Sabi ko nga sa nakaraang vlog ko, dapat balanse niyo yung pag-vibrate. Kung malaki yung haba yung leg ng lalaki, yung babae siguraduhin yung maigsi para at least maging balance, no? So ang gawin mo na lang, Melicio Lopez, para hindi ka mahirapan, no, sa pagtingin sa kalapate, kailangan tignan mo yung kalapate balanse, no? Ibig sabihin, nagbabalance yung tangkad niya, yung katawan niya, haba ng katawan niya, laki ng katawan niya, at saka sa leeg. So makikita mo naman yan, parang sa parang sa mga tao, meron naman yung sobrang tangkad na ang pangit tignan, meron naman sobrang baba, pangit tignan, pero meron yung mga tao na talagang pag tumayo, guys, ay balanse, katawan maganda. So ganun, no, ganun na lang, ganun ang pagtingin, guys, no. Ganun din sa mga kalapate, meron ka talagang titignan na napakaganda talaga. So ganyan na lang, ganun ka na lang mag-categorize na yung kalapate. Kaso nga lang, hindi nga yan nasusunod, no, kasi nga minsan may mga kalapata tayong ganyan, kaya minsan talagang medyo may mga paborito tayo, hindi nawawala yan, no, kasi nga may lumalabas talagang napakaganda ng kalapate, no. So kahit mahaba siya, balanse yung hugis ng katawan niya hanggang sa ulo, hanggang sa buntot niya, pakpak, laki ng katawan at saka pano. So sana, Melicio Lopez at saka mga kaibigan ko, na medyo may nakuha kayong konting tip na naman, ano, konting kaalaman parte sa pag-aalaga ng kalapate ayon sa pagkakategorize ng edad, no, ng kalapate. So ganun lang, no, wag mo na masyadong isipin yan. Ang isipin mo, ang pinagol mo, lagi champion, no? So kaibigan, basta happy kayo, happy rin ako. So God bless you, see you next vlog, guys.